But most likely, this motorcycle is not for those who wants yung mga top speed, yung mga pangkarera talaga sa daan, or parang gusto makipaghabulan. This motorcycle is not for you. So hi guys, today we're going to talk about my Honda RS125Fi, which is 5 years na. 5 years na sa akin tong motor na to. So we're going to find out if worth it bang bumili ng isang Honda RS125Fi after 5 years of ownership. So wag na natin patagalin pa and let's go! So after 5 years no, ito yung talagang pinaka tumatak para sa akin as an owner of the RS125 is yung kanyang typical Filipino day-to-day kind of motorcycle. So this motorcycle gives you the very best comfort. It will surely give you the best suitable job when you go from place A to place B, which is very, very useful para sa ating mga Pilipino pag mabiyahe tayo sa ating mga trabaho, sa school, or anywhere else na tiyak kang mararating mo talaga yung mga lugar na kailangan mong mapuntahan. So, that's one thing na parang pinakagusto ko dito ng motor na to, because for city drive or for like, if nasa probinsya ka, itong motor na to is hindi talaga siya yung klaseng motor na madi-disappoint ka when in terms of going things from one place to another, kasi he can give you that kind of service. Next naman na gusto dito is ang kanyang upuan, which is very, very comfy lang. I'm not gonna say na super duper perfect like the Honda Click or any scooters na ganyang entry level din na motorcycle. Because, you know, when way back then, I bought this bike around year 2018 and yung presyo nito is around 70,000 pa, 69,000 yata, 69,900. Or ang cash niya pa noon dati is around 73, tapos yung Honda Click naman dati, yung kilay pa na kapareho ng Aerox ngayon is around 78 to 79 yung presyo. So malalapit lang yung price nila. So I can say that this seat could give you at least 2 to 3 hours siguro na upuan, tapos you know, pahinga-pahinga konti para hindi naman mangalay or parang hindi masyadong para naman ma-relax natin yung mga pag-upo natin sa ating upuan. But honestly, yung upo nito is nag-wear out na just after 2 to 3 years yata. So, ayun, 5 years na, pero yung damage ng nasupuan ko is ganyan pa rin kakaunti. But, you know, 5 years din, hindi masyadong lumaki yung butas niya sa may pillion. So, for me, that's fine. That would be fine. Samahan niyo ako na ipa-repair natin yung seat nito, either ipa-customize natin or papalitan natin ng yung bagong mga designs. So, ayun. Next na nagustuhan ko talaga dito is ang kanyang utility box and its helmet hooks. To tell you honestly, nung kakasimula ko pa lang sa life, kakasimula ko pa lang magtrabaho, kakagraduate ko lang, tapos wala pa masyadong budget, hindi pa nakabili ng top box, wala pang pambili ng accessories. Yung hooks talaga yung parang para sa akin is very, very useful, kasi nalalagay ko sa isang place lang yung helmet ko at saka yung motor ko. Pag, syempre, pag nagtatrabaho, ipapark mo sa work office mo, so parang isahan na lang, may lalagay mo lang din doon. Especially pag yung workplace mo is walang lagayan ng helmet or walang mga locker room, so yun, napaka magandang help nun, napakagandang offer yun ni Honda. So, isa yun sa mga nagustuhan ko is the helmet hooks and its utility box. Although, hindi naman masyadong malaki yung kanyang utility box, but it gets the job done. Pwede mo malagay dito yung kapote mo, merong mga counting papeles, or mga jacket siguro na hindi masyadong makakapal. So, yun yung mga pwedeng choices mo na ilagay sa top box niya. Aside from dun, nandun na din yung tools niya. So, napaganda. It's very quick, it's very accessible, and it's very easy to find. Next na nagustuhan ko talaga dito na after 5 years, ganun pa din yung ugali ng motor ko. Hindi nagbabago. Hindi siya yung tipo ng motor na medyo sirain or hindi siya nagbibigay ng kahit anong performance issue. Honestly, pinakagusto ko dito is kanyang maintenance. Very, very budget-friendly lang.
Usually, nagpapalit ako dito ng oil, tapos ang kanyang spark plug. Every other change oil, nagpapalit ako noon. Tapos, yun lang ata, every change oil ko. Tapos, to tell you honestly din, ginagamit ko tong motor na to para pang araw-araw. And true enough, hindi naman ako pinahihan ito sa daan. Except na lang sa aking height and weight ratio sa motor, which is height ko is around 5'8 to 5'10 and weighing around 70 to 80 kilos. So medyo mabigat. And pag dinagdagan mo pa ng isang angkas na medyo mabigat din, around my kilo din or more. So medyo mas mahirap talaga yung pag-maintain ng motor na to. So, medyo okay pa rin naman yung performance niya, pero hindi na siya ganun kabilis umarangkada kapag dalawang mabibigat na tao yung nakasakay dito. Longevity-wise, this motorcycle has proven so much sa akin after 5 years. Honestly, hindi ko to masyadong parang binibaby na dapat palitan ng ganito, ganyan. Palitan ng air filter, every ganitong odo, palitan ng oil filter, palitan ng chain, every ganitong kilometers. Tapos, compared sa Gixxer, yung Gixxer ko is may issue regarding sa throttle cable niya. So, if you want to watch more, you can watch it. And honestly speaking lang, ginagamit ko to for day-to-day use. Tapos, alam mo yun, hindi masyadong binibaby na kailangan ganito, every ganitong mga numbers dapat nandito na or ganyan. But, you know, you just use it as it is. Tapos, nandito na yung result. So far, so good. Yun pa rin yung mga na-experience ko. So, dito na tayo sa ating negative experiences or not so good experience sa ating motor. First issue na na-encounter ko dito is kanyang squeaky chains, which is very squeaky talaga pag dry, walang oil, walang ganon, but around 10,000 kilometers of auto. So, medyo nag-squeaky na siya. Tapos, pag nakadaan ako ng mga vulcanizing shop, pinapalagayan ko ng counting oil. So, around 15,000 auto, pinalitan ko ng chain. So far, so good na siya ngayon. And most likely, mas inaalagaan ko siya and tinitignan ko pa rin naman yung status nito. So, it's around 28,000 auto na and wala pa rin yung issue na ganon. Yung parang may squeaky chain or yung parang pagtakbo mo, parang may noise siya nakasama pag tumatakbo ka. And mga napalitan ko rin dito is the battery and the headlight. So, yung battery ko is pinalitan ko around 18,000 yata yung auto nun. Tapos, yung headlight din is pinalitan ko na because hindi na nag-on yung low light niya, yung highlight niya na lang. So, pinalitan ko. And maybe in the next videos kapag mapundito, I'll be changing the lights into LED. Kasi napakalaking tulong nun sa ating headlight. And pag nagpapailaw sa daan kasi nga mas maliwanag and mas clear natin makikita pag may mga lubak-lubak sa gabi. Last na pinalitan ko dito is ang kanyang tires, which is okay lang din naman na tires. Binili ko yung new tires niya around 20,000 of odo kasi medyo madulas na talaga siya sa daan, especially kapag umuulan. Ayun, okay lang. Gets the job done. Still getting the trip A to trip B kind of vibe na motor. So, it's fine for me. And then, especially kapag may angkas ako, medyo mabigat pag may kasama ako. So, ayun. Yun lang siguro yung main experience ko dito sa motor na to. Kasi nga, yung height and weight ratio ko sa motor is hindi siya ganun ka masyadong wise para sa akin. And lastly siguro yung pinaka not so good experience ko dito is sa kanyang ground clearance. Syempre dahil nga mabigat ako and yung pag drive nito is kailangan maalalay ka talaga pag may mga malulubak na daan kasi pag hindi mo nakita yung lubak tapos nadaanan mo check na matatamaan talaga yung chassis mo sa baba. So, yun yung parang pinaka kapag nag RS125 ka tapos medyo matangkad ka tapos medyo mabigat-bigat din. Yun yung parang dapat mong iwasan talaga yung mga lubak-lubak kasi medyo hindi masyadong pabor yung ground clearance nito sa atin. So the verdict. Before I give my verdict, gusto ko lang malaman nyo that one word of describing this motorcycle
para sa akin is called comfort. The thing with this motorcycle kasi is it's very 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 light, tapos very very small, madaling isingit sa daan, tapos magaan pa, so ang daling-daling isingit, and it's very very compact na madali ka talaga makakalusot sa mga traffic. So for me, this motorcycle is still a yes. You should buy this motorcycle if your height is around 5'2", 5'6", you know, 5'8". Kasi para siyang budget-friendly ng Raider 150. And pag kinustomize mo yung mugs nito, edi mas maganda, parang naka-Raider 150 pula na mugs. But most likely, this motorcycle is not for those who wants yung mga top speed, yung mga pangkarera talaga sa daan, or parang gusto makipaghabulan. This motorcycle is not for you. But if you're a person like me na naghahanap ng motorcycle na pwede pang biyahe from trip A to trip B, and then yun, this motorcycle is for you. Ito lang talaga yung main purpose ng motor ko na RS125. Kasi nga, this motorcycle is very very light, very very small, very very compact, and very very tipid din sa gas. So napakaganda kasi it's around 40 to 60 kilometers per liter yung kaya niyang ibigay as fuel consumption. So again, I'm not doing the calculations like from numbers of it, but rest assured, sobrang haba ng nababiyahe ko before ako nagpapagas ulit. So, yun lang yung parang main point ko dito, bakit siya napakatipid. Mga after ilang years noon, napabili ako ng top back. So, pwede mo lagyan ng panibagong helmet para sa back ride mo or para sa pillion mo. Or pwede mo lagyan ng mga nabili mong mga gulay sa mga palengke. So, yun, it brings addition to my motorcycle. So ayun lang guys. Hopefully nakatulong to sa iyo, and I hope ma-consider mo din tong motor na to kasi naging malaking tulong tong motor na to sa akin kahit na hindi masyadong ganyan ka-fit sa akin kasi malaking bulas talaga akong tignan dito sa motor na to, but the main point of this motorcycle talaga is for you to get from trip A to trip B. So that's how I'll end my experience with my RS125. Remember na this is my first bike. Hindi pa ako masyadong marunong magmotor noon. Kaka-umpisa ko pa lang sa buhay, kaka-graduate ko lang, kailangan ko kumuha ng motor. Tapos, ito yung motor na pinakamadaling matutunan. So, if you have any thoughts about this motorcycle or you have thoughts about having this as a beginner motorcycle tapos upgraded to a higher CC bike, and then, ayun, nag-big bike na nga, tapos nasa clutch. Like me, as of the moment, sa akin ngayon is nag-RS125, tapos nag-Gixxer, tapos praying for another motorcycle din naman na mas malaki yung CC. So, yun nga, slowly we'll get there. And so, if you find this video helpful, meaningful, and valuable, please do something for me. I want you to subscribe in this channel and make a comment about your thoughts then about this motorcycle as a beginner. I want to know your thoughts then about your motorcycle experience then, and comment your thoughts na pwede makatulong sa community natin so that marami tayong information na makukuha sa atin, each and every one of us. Again, kahit anumang mga bagay na pinagdadaanan mo ngayon or gaano man kahirap yung mga daan na tinatahak mo, never ever forget that we will get there. See you in my next video. And ride safe.